Isang buwan nga po bago magsimula ang mga laban ng NBA ay meron pa nga pong 5 dating superstar ang free agent pa hanggang sa ngayon. Sino-sino kaya ang mga ito? Yan nga ang ating aalamin dito sa ating pangalawang video na susundan ko na rin ang balitang nag-ala Gilas Pilipinas nga po ang gulo ngayon sa FIBA at ang balitang may reklamo na si Russell Westbrook sa kanyang mga lumalabas na trade ngayong off-season. Kaya tara mga idol, umpisahan na natin to. Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, sa pagpasok nga po ng buwan ng Setyembre ay nalalapit na naman nga po magsimulang muli ang mga laban sa NBA. Ngunit kahit man nga ganoon, marami-raming manlalaro pa nga po ngayon ang wala pang sariling kupunan. At karamihan nga po dito ay puro mga dating superstar na hanggang sa ngayon ay available pa naman sa loob ng trade market at tambay pa rin sa market. Syempre, unang-una nga dyan ay ang dating superstar point guard ng Boston Celtics na si Rajon Rondo na isa pa rin namang ganap na free agent. Susundan rin naman nga siya dito ni Carmelo Anthony. Hanggang ngayon ay hindi pa rin naman pumipirma ng kontrata sa mga teams na nagkaka-interes sa kanyang serbisyo gaya na lamang ng Boston Celtics at Miami Heat. Ang pangatlong free agent rin naman nga po na dating superstar ay walang iba kundi ang big man na si Dwight Howard. Ngunit kahit nga ganoon ay meron pa rin naman ng ibang teams ang kumukuha sa kanya katulad na lang ng Brooklyn Nets. Habang ang pang-apat at pang-limang dating superstar naman nga po ngayon na free agent ay kinabibilangan ni Blake Griffin at DeMarcus Cousins na parehong bigla na lamang lumamya ang kanilang karir mula nang magtamo sila ng malalang injury. Isa pa kahit man nga po hindi ganoon kataasan ang kanilang kinukuhang kontrata ay malimit na lamang nga po ang mga teams na nagkaka-interes sa kanilang serbisyo. Samantala, pumasok naman tayo sa ating pangalawang storya ngayon sa balitang nag-ala Gilas Pilipinas nga po ang naging gulo ngayon sa FIBA. Sa sobrang init nga po ng mga laban ngayon sa FIBA mga idol ay hindi na nga po naiiwasan pa na magkasakitan at magpisikalan ang mga malalaro sa loob ng court. Ngunit ibang-iba nga po ang naganap sa naging laro ng bansang Turkey at Georgia gayong isang away na naman nga po ang nangyari dito. Ayon nga po mga idol sa lumabas sa balita, inatake nga daw po ng 3 player ng Georgia ang malalaro ng Turkey na si Furkan Korkmaz habang ito ay naglalakad sa hall ay papasok sa kanilang locker room matapos siyang matanggal sa kanilang naging laban. Kaya dahil nga po dito ay nag-request na nga po ang mismong Vice President ng Turkish Federation sa FIBA na imbestigahan ang naganap na kaguluhan na inihahalin tulad ng mga fans sa nangyaring away noon ng Gilas Pilipinas at Australia. Hiniling rin naman nga po nito na parusahan ang mga nagkasala dito dahil kung hindi ay sigurado nga po na aalis na ang bansang Turkey sa Eurobasketball. Habang dumako naman tayo sa ating huling story na pag-uusapan ngayon sa naging reklamo ni Russell Westbrook sa mga lumalabas na kanyang trade ngayon. Naibalita ko nga po sa inyo mga idol na kahit man nga nagsisimula ng mag-workout muli si Westbrook sa team ng Lakers ngayong off-season ay hindi pa rin naman nga po natatapos ang mga nagsilabasang trade patungkol sa kanya. Sa katunayan, inalok na rin naman nga po ng Lakers si Westbrook sa 5 kupunan. Bukod rin naman nga po dyan, siya na rin naman nga po ang nag-iisang bala ngayon ng kanilang team para makakuha sila ng mga bagong malalaro sa trade market na magpapalakas ng kanilang lineup sa darating na season. Ngunit kahit man nga po mga idol, hindi na bago kay Westbrook ang mga trade patungkol sa kanya ay inamin para naman nga nito sa harapan mismo ng media na hindi pa rin nga siya na nasasanay dito. Naiinis para naman nga siya sa tuwing may nakikita siyang balita na aalis na daw siya sa Lakers at ititrade na siya ng ibang kupunan. So that's it for today's second video mga idol na ating pinag-usapan dito. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin na rin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated at laging manotify sa mga nangyayari sa NBA. I-follow nyo na, bisitahin at ilike ang ating Facebook page dahil meron din tayong mga ina-upload na mga NBA balita doon. Shout out sa lahat! Maraming salamat mga idol!